mag-subscribe na po kayo para makasali sa ating pamantipas cellphone and GCash giveaways. Sa every 25th of the month, nagbibigay ako ng cellphone and cash nga. So, mayroong dalawa na makakatanggap ng tigisang cellphone at tatlo naman yung makakatanggap ng tigwa 1,000 pesos. Hello everyone! Again, welcome back dito sa ating YouTube channel. Again, this is Yana. At sa video na ito nga guys, isang utangan online pa rin yung pag-uusapan natin. At titignan natin kung okay ba itong utangan na ito. Ayon kasi dun sa mga ibang ads nila, pwede daw makahiram hanggang 25,000 pesos. Approve in as fast as 5 minutes. Napakabilis lang daw yung pag-approve nila ng ating loan application. Kaya magagamit pa rin talaga natin ito kung sakaling totoo man ito para sa mga pang-emergency nga na pangangailangan. Pero yon, titignan natin kung okay ba, kung magkano ba yung pwede nyong mahiram kapag first time nyo na umutang sa pautangan na ito and kung okay ba siya nirecommend sa inyo. Pero bago ang lahat guys, sana mag-subscribe po kayo para makasali nga kayo sa ating monthly pa cellphone and GCash giveaways na ini-announce natin every 25th of the month. At meron pa tayong pangalawang YouTube channel guys na Yana Insta Review 2.0. Pwede rin kayong makapag-subscribe doon or mag-subscribe na rin kayo kasi nagbibigay din tayo ng cellphone. At kung sakaling naghanap kayo ng pwedeng mautangan, I mean, decline kayo sa iba't ibang mga loan app, decline din kayo sa mga bangko, tapos naghanap kayo ng ibang option, meron akong nilagay na 8 or 9 link na makikita nyo nga sa description below. Pero yun nga guys, disclaimer lang, hindi po nila ako binayaran para i-endorse sila based lang sa experience natin as a user and nasa inyo pa rin kung gusto niyo siyang subukan or hindi. Pero hindi ko nga kayo na-encourage na umutang. Okay, so ayan guys, let's get back to the topic. Ang pag-uusapan natin ay itong si Digido. So para sa mga subscribers natin na hindi nakafollow sa aking Facebook page, isa din ito sa mga lagi kong ginagawan ng ating honest review. Okay? So, dito nga guys, si Digido, meron nga silang in-offer na 0% interest kapag first time nyo na umutang sa kanila. So, kung makita nyo, pwede nga kayong makahiram hanggang 25,000. Pero para lang ito sa mga reloaner o repeat borrower. Kapag first time nyo na mag-loan, hindi pa ganun kataas yung pwede nyong mahiram. Same lang din siya sa iba't ibang mga loan app na kung saan guys, pwede kayong mag-input ng inyong mobile number. Ayan. And meron nga tayong matatanggap na one-time password na kailangan nyong ilagay dyan. Natin guys, yung OTP dyan and click confirm. Digido PH want to send you notification. Allow and want to use your device location. And allow. So, kailangan nga nating sagutan itong mga personal information. Ayan. So, type of ID. Pwede daw yung passport, driver's license, UMIT, SSS, and yung TIN ID or tax identification number. So, for example, ang ilagay natin ay yung UMID ID. Ayan. So, ilagay nyo lang yung UMID ID number dyan sa baba. 12 yan. And then, yung full name na makikita nga doon sa ID nyo, guys. So, isang valid ID lang din yung requirements. Pwede nga kayong makapag-apply dito kay Digido. Pero, sabi ko nga, guys, sa ibang mga ginawan din natin ng ating review, hindi ko kayo na-encourage ng mutang dito. I mean, nasa sa inyo pa rin kung gusto niyo silang subukan. So, sa atin naman kasi, naging okay yung experience ko kasi nung sinubukan ko ito para sa mga reviews natin, binayaran ko din siya on or before yung due date kaya hindi ako naka-experience nung mga ibang sinasabi nung ibang borrower nga na naka-encounter sila ng hindi maganda dun sa mga agent. Hindi ko kasi siya na-experience kasi binayaran ko na nga siya on or before yung due date. Mas maganda na gumawa na lang din kayo ng sarili niyong research kung gusto niyo nga umutang sa mga ito kasi maaring sa akin okay yung naging experience ko kasi nga binayaran natin siya on or before yung due date. Pero malay natin sa iba, di ba? Mga ibang nagtry dito na nag-post yung ang kanilang account, baka meron silang hindi magandang naging experience. Kaya mas maganda na gumawa kayo ng sarili niyong pagsasaliksik. So dito nga guys, kailangan natin input yung ating address. Okay? Yung exact home address and house nga, apartment, then yung postal code. Para masagutan kasi lahat ng mga ito kasi hindi magne-next or hindi mag-proceed ang ating loan application kapag meron tayong hindi nasagutan doon sa mga infos nga na hinahanap nila. So next nga guys ay itong employment details. Mamili lang kayo dito, unemployed. So pwede pala yon, unemployed housewife. And freelance, self-employed business owner yung nilagay natin. So kailangan natin sagutan itong company name,
yung company phone, amount of the monthly income. Then yung reference number or personal references. Ilagay lang natin dyan yung type, status, and name. Tapos yung phone number. Okay, so allow Chrome to access your contact. Click lang natin guys yung allow. Okay, click lang natin guys yung continue. At dito sa last guys, kailangan yung mag-input ng inyong bank account or e-wallets. So dito sa bank account, marami naman yung tinatanggap nila. Pero sa akin kasi, mas gusto ko yung e-wallet. Get 1,000 more and higher chance of being approved. So dito, continue in our mobile app. Okay, so nag-fill out kasi tayo or nag-apply tayo online or sa kanilang website. Pwede nyong i-download yung app nitong si DigiDo at pwede nyong subukan. Or pwede doon kayo mag-apply. Mas mabilis kasi doon sa kanilang app. At pagkatapos nun guys, verify your identity. Dito, pwede tayong mag-upload or take ng selfie. Want to use your camera or DigiDo want to use your camera. Kailangan natin i-upload nga yung ating one government valid ID. We are checking your application. Please wait. Your application is under review. Gantay na lang tayo ng 5 minuto hanggang 10 minuto para malaman kung approved or declined ang inyong loan application. Pero share ko lang sa inyo guys yung naging experience ko dito kay DigiDo nung sinubukan natin siya way back nung pandemic. So dito kay DigiDo guys, yung interest rate and processing fees nila medyo okay siya kapag binayaran mo siya ng maaga. Like for example, 2 days, 3 days pa lang mula nung umutang ka, eh binayaran mo na. Ang baba talaga nung interest and processing fees nila. Kaya lang kasi, kapag binayaran mo doon mismo sa due date na tinakda nila, or binayaran mo ng mas matagal yung utang mo kay DigiDo, medyo malaki na rin yung interest and processing fees nila. Kaya sa akin, ang ginagawa ko, sumusubok lang ako na mag-loan dito kay DigiDo kung meron akong inaasahan na pambayad sa loob lang ng 2 to 3 days. Pero kung wala tayong inaasahan na pambayad within 2 to 3 days or 4 days or at least 5 days lang, huwag nyo nang subukan kasi malaki talaga yung interest and processing fees nila. So, yun nga, hindi ko kayo ina-encourage na umutang ng umutang. I mean, kung kailangan nyo nga ng a fund para nga sa mga emergency na pangangailangan. Yun nga, yung sa naging experience natin, kapag binayaran natin siya, for example, umutang ka ngayon, and after 2 to 3 days, binayaran mo agad-agad, ang baba ng interest and processing fees nila. Pero kapag matagal mo binayaran, I mean, umabot na ng isang buwan, or 15 days, 20 days, 30 days, bago mo siya bayaran, since nag-offer nga sila ng 1 month na payment terms, kapag reloaner tayo, eh malaki talaga yung interest niya, tas yung processing fees. So yun, ano sa tingin nyo guys? Okay ba itong si DigiDo or hindi? Meron ba kayong karanasan na maganda or hindi maganda dito sa pautangan na ito or sa loan app na ito? I-comment nyo na yan para nga magkaroon ng idea yung mga bago pa lang na gustong subukan itong pautangan na ito. So yun lang guys. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo yung video na ito at i-share nyo na rin. Thank you guys for watching and bye-bye! Subscribe na para makasali sa pag-GCash at cellphone giveaways na ma-i-announce every 25th of the month! Mechanics! Like this video, subscribe, comment, and share! If declined sa bank and other loan apps, pwede nyong subukan yung ibang options! See the links sa description at sa comment section below. Click the link and apply! Disclaimer, try or apply at your own risk!